Magsasalita na ako, ha, Madam First Lady Lisa Marcos. Mag-ingat po kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo kasi may tendency na madamay ho kayo. Ako, malaki paggalang ko sa pamilya Marcos. Binabatikos ko man, kinikriticize ko man, ako po'y naniniwala na ang pamilya Marcos hindi ho yan, hindi ho yan dapat pinaghihiwalay. Dapat usama-sama ho yan at sinusuportahan. Kung may mali, ating banatan, pero pag may tama, atin ng palakpakan. Pero gayunpaman, itong pamilya Marcos ay dapat iisa yan. Hindi ho natin pwedeng ihiwalay si Madam First Lady kay Ferdinand Bongbong Marcos. Dahil po, sila ho ay mag-asawa. Kailangan ho, di ba? Lagi ho nga sinasabi, ang sikreto ng matagumpay na lalaki ay yung babae. Kaya dapat sinusuportahan din ho natin ang asawa ni Mr. President. So, ang problema, Madam, ako ito lang ha, Madam Lisa Marcos, problema ho, yung mga tao hong nakapaligid sa inyo, medyo delicate. So, nadadamay ho kayo sa awayan nilang panlalaglag. Ha? Ito, papaliwanag ko sa inyo, ha, kung bakit nadadamay si First Lady Lisa Marcos sa mga tulongges na nakapaligid doon sa kanya, ha? Kasi oh, yung mga bibig na mga yan, mga wala akong control, yan ang problema. Imantakin mo, ilaglag nila dito. Kasi pakinggan ninyo ito, ha? Panorin nyo yung video. Kayo ho magsabi kung ito ho ba ay tama pang nangyayari o mali na. Okay, panorin ho natin, ha? Ito. Pasok. 5 days or 1 week before the inauguration. Oy, Pipi, makinig ka. Ito yung matagal ko nang tinatanong sa'yo kung bakit mo ako sinumbong. Pinasabog niya yung Pastrana issue. Sa Pastrana na ba kayo nag-away? Di ba pinasabog niya? Para sa kaalaman ng iba, ito ay Marcos sa mga Marcos sa loyalist din noon na nangampanya noon. At itong sa kanan, itong nandito sa may kanan ninyo, yan po ay si Pebbles. Itong isa hindi ko masyadong kilala, pasensya na po, pero itong isa si Pebbles at kaibigan ho yan ni Thinking Pinoy. Mahilig din ho yan, maano rin ho yan, maputak din ho yan sa social media, mahilig din dumaldal yan. So panoorin nyo ha, ito daw, nag-post kasi siya na hindi pabor sa ginagawa ni TP. Ang pasara na issue, ganun, bakit daw mailalagay sa PPA na GM na general manager? Ganyan. Tapos sino daw ba yung nagpasok dyan? Di si Victor Diggs na, ganun. Kasi... Maalala nyo yung issue na yan, yung kay Pastrana. Diba? Kesyo ang nilalagay nila dyan, kamag-anak daw ni ES, kaya nilagay at in-appoint at binira ni TP kaagad. Oh, siyempre may mga vlogger si Marcos na sandali naman, bigyan mo muna ng chance, ikaw naman ito sinasabi niya ito during the inauguration. Bago ka magsalita, bago mo sabihin palpak ka agad, bigyan mo ng chance. Abay, buti pa pala ho tayo ditong mga vlogger na nasa labas ng circle ng mga Marcos. Tayo nga sinabi natin, let's give first chance dito sa mga appointee ni Marcos, di ba? Hindi nga ho natin sinabihan yan, wag yan, mali yan. Wag yan, mali yan. Hindi ho tayo nagmagaling ng ganun. Di ba? Ano sinabi natin noon? Lahat ho tayo mga nasa labas na vloggers at na hindi ho kasama sa pangangampanya dito kay Marcos. Ano sabi natin? Sige. We will give it a chance na sana maging matagumpay sila. Pero itong si TP, pumutak-putak na kaagad. Nagagalit na kaagad. Oh. At nung may kumontra sa kanyang itong kaibigan niya si Pebbles, ayan na. Humirit na kaagad, nag-text na kaagad, at ginamit na kaagad. Sino? Eto, panoorin niyo kung sino yung ginamit niya kaagad. Ha? Before the inauguration, ibig sabihin, hindi pa nakaupo si BBM, naglalagay na kayo ng problema. Yun yung sa akin, ha? Yun yung ano ko, yun yung opinion. Hoy, mag-oo ka naman yung kausap. Kain naman ng kain to. Hindi, biro lang. Ha? Hindi, di ba? Totoo naman. Sabi nga ni Pebbles, dito, may tama ho si Pebbles. May tama. Sorry. Tama ho si Pebbles sa sinabi niya. Kakaupo pa lang ni Marcos, pambihirang buhay ire. Kakaupo pa lang no mama, ito si TP, ngaw-ngaw na ng ngaw-ngaw. Sandali, akala ko ho ba? Ito ha, akala ko ho ba? Dapat tayo mga Pilipino, ang pagtingin natin sa mga opisyal ng gobyerno ay issue-based, hindi ho sa personality. Kasi kung personality lang ng pag-uusapan natin, aba marami ho dyan na personality na
Nakadikit to sa mga Pinklawan, Dilawan, pero hindi yun ang usapan natin. Ang usapan natin, eto bang official na ito na nilagay? Will he or she performs na magaling o hindi? Yun ang usapan dyan. Whether ano pa apelido niyan, kamag-anak pa siya ni ganito, o kanino man yan affiliated, importante, magaling at maganda. Paano mo malalaman ngayon kung magaling at maganda ang kanyang gagawin? Bigyan mo ng tsansa. Ganun kasimple. Ito daw si TP, pumutak na kagad, gumagano ka, bumubula kagad bibig nitong TP na ito, di ba? Medyo nagkomento kagad ito si Pebbles. Kaya nga tama yung komento ni Pebbles. Sandali. Bigyan muna natin ng tsansa. May tama pala ito eh. Anong masama naman sa opinion ko kung magsabi ako na sana lang manahimik na lang muna? Huwag na munang gumawa ng eksena dahil hindi pa nakakaupo ang presidente. Yun ang sinasabi. Siguro nasaktan siya dun sa sinabing huwag munang gumawa ng eksena. Ikaw naman kasi Pebbles eh. Alam, kasi close to si Pebbles kay TP. Alam niya yung style nito ni TP siguro na mahilig gumawa ng eksena, magaling magpa-quote-unquote issue, gumawa ng issue. Ay, pambihira, anong pinagkaibob mo sa showbiz reporter na yung tipong namili lang? Si ganito, namili sa McDo. Si ganito, kumain ng hamburger sa tabi. Diba? Ganyan yung mga showbiz reporter eh. Parang sinasabi ni ngayon nito ni Pebbles na umiksena. Huwag ka na muna umiksena. Easy! Masyado ka naman nagtitingin sa content mo eh. Di ba ganun? Siguro nasaktan yung mama. Malamang nasaktan mo ito si Tipi at sinabi niya, huwag ganun. Alam mo, ang tao kasi nasasaktan yan pag totoo ang sinasabi. Siguro dahil sa salitang mahilig gumawa ng eksena o huwag ka munang gumawa ng eksena, ayun, nasaktan yung mama. Kasi siguro, gawain niya yan, gumawa ng eksena. Paano yan? Ang tawag ko dyan kung sa mga vlogger na hindi nasa politika, ang tawag ko dyan, pa-fame whore. Lahat na lang gagawin sa karsada para lang may manood, di ba? That was before June 31, yung bago siya umupo. So, anong masama dun? Ikinagalit niya. Parang may nag-send ng post ko sa kanya. Tapos nagalit siya. Minessage niya ako. Minessage daw siya. Paano? Pakinggan ninyo kung ano yung message ni TP kay Pebbles. Di umano, according to Pebbles. Sabi niya gano'n sa akin, do you think I will do this without her blessing? Ako po, patay kang bata! Yun na, nilaglag na. Do you think I will do this without her blessing? Ako po. Sino kaya itong si Her? Ala naman si Madam Sara Duterte, si BP. Imposible o yun. Ala naman, kilala ko yan si BP Sara Duterte. Mabait yan, pero napaka-formal na tao yan. Hindi ho yan yung tatawag sa'yo at sasabihin, "Hoy, banatan mo nga, ganito." Walang ganun yan. Hindi ganyan na tao yan. Napaka-tinong opisyal ng gobyerno. At malabo naman si GMA. Si GMA sanay na ho sa mga ganyang... dahil naging presidente yan, alam niya yung mga intrigang tawag-tawag, ha? Kasi naalala nyo na, di ba? Dahil sa tawag-tawag niya, nag-sorry siya, di ba? Ibig sabihin daw, naturalmente, isa lang naman ang ibig sabihin kung sino yung her na yan. So, without a blessing daw of detong si her, ibig sabihin, may nag-uto sa kanya na babae. Naku, nalaglag na. Nalaglag na ho. Madam Lisa, kabi ko sa inyo eh, wag na wag ho kayong didikit sa mga delikado ho. Wag ho kayong didikit sa mga ganyan. Hindi ko na lang sasabihin kung bakit ano ibig sabihin ng ganyan, ha. Ilalaglag at ilalaglag kayo niyan. Tingnan niyo, ginamit kayo ngayon. Ginamit kayo ngayon kasi nasaktan ho siya. Ginamit kayo ngayon at sinabi niyang, sa tingin mo, hindi ko to sasabihin ng walang blessing mo or blessing niya. Don't be stupid. Don't be stupid. Do you think I will do this without her blessing? Naku po, and while dyan. You're doing that, find a good lawyer. Nanakot pa! Ang tapang! Siguro, hindi kasi alam mo yung basa ko dito sa find a good lawyer. Bakit? There is no libelous or any masasabi nating kadima-demanda doon sa sinabi ni
ni Pebbles, 'di ba? Isipin niyo to, ha. Ang sinabi lang naman ni Pebbles, bago ka gumawa, wag ka munang gumawa ng eksena, bigyan muna natin ng chance ang gobyerno. Anong libelous doon? Wala. Anong masasabi mong defamation doon? Wala. 'Di ba? Walang wala. So ano ibig niyo sabihin? Find a good lawyer. Oh, ibig sabihin, malamang ha, baka maguhukay siya ng baho ni Pebbles. Naku po, Pebbles, naligo ka na ba? Yan ang tanong. Naligo ka na ba? Nag-shower ka na ba? Baka mamaya i-booking ka niyan. Oh, yun ang datingan, di ba? Yung threat na ganun. Better find it. Kasi walang kinaugnayan yung threat niya no find a lawyer doon sa statement ni Pebbles. Ibig sabihin, maghuhukay ito. Mama na ito. Which is, madalas niyang gawin. Bakit kanyo? Marami na hong nahukay yan na mga skeleton. Oh, ito, sabi ko sa inyo, ha? Papangalanan ko. Ang gusto niyong pangalanan ko, yung mga na kontra niyan. Oh, ito, ha? Sandali, mamaya na, easy. Easy lang, ha? Ha? Mamaya. Ito muna, tuloy natin, ha? Kaibigan mo ko, o kaibigan mo ko, sasabihan mo ko ng find a good lawyer. Teka muna, dun ako pumutok. At ang lalong kinaputok ko, nag-message siya kay First Lady Lisa Marcos. After 5 minutes, nag-message siya kin si First Lady Lisa Marcos, bakit ko daw binabas si RJ? Sumbungero! Ew! Ay! Anong klase yan? Dramatiko ka pala. Tapang-tapangan ka sa social media. Sumbungero ka pala. Oh, according to Pebbles, ha, magagalit na naman kayong mga loyalista sa akin. Si Pebbles siya nagsabi. Nung na-butthurt itong si TP kay Pebbles doon sa kanyang post, nagsumbong si TP kay Lisa Marcos. Kaya tuloy tumawag si Lisa Marcos kay Pebbles. Bantakin mo yon. First Lady tumatawag sa vlogger. Oh, Madam First Lady, sinabi ko na sa inyo eh. Makinig kayo sana sa akin. Alam nyo, eto makinig kayo ah, Madam First Lady, sa akin mo kayo makinig. Ako ho, wala akong pakinabang sa Marcos administration. Hindi ako papasok sa gobyerno ninyo. Hindi ako manghihingi ng kahit na ano. Okay? Pero tandaan nyo ito, yung mga nasa paligid ninyo, nilalaglag kayo isa-isa. Tingnan ninyo, ano una sinabi? Ito, panlalaglag ito ha. Di umano, sabi yung Pebbles ha. Tumawag daw kayo. Oh. Ibig sabihin, tinatawagan ninyo ang mga vloggers natin para ho kontrolin na sasabihin nila? Madam, nilaglago kayo. Pangalawa, oh, mismong si TP, sinabi niya na sa tingin mo, hindi ako babana dito kay Pastrana nang walang blessing niya, eh, which is very common sense na lang kung may ganun. Hindi, di ba? Very obvious naman. Kasi tumawag kayo din afternoon na nag-text si TP. Ma'am, makinig kayo sa akin, Madam First Lady Marcos. Makinig kayo sa akin. Mag-ingat kayo sa mga kausap niyo sa paligid. Ito na lang, madam eh. Kung sinabi ni TP yun kay Pebbles na may blessing, di umano daw, sabi ha? Hindi natin nando. O kung totoo yung sinasabi ni Pebbles, na may blessing ninyo yung pagbanat kay Pastrana, madam. Kasi very obvious na yun. Pag text ni TP, biglang tumawag kayo. Oh. So hindi man direktang sinasabi ni TP na kayo yung her. Pero obvious na. Oh. Eh imagine niyo na lang ito, Madam Lisa. Ito lang ha, makinig kayo sa akin, Madam Lisa. Sa tingin niyo, si Pebbles lang ang sinabihan ni TP ng ganun?
mag-iingat po kayo, madam. Ako sinasabi ko, okay. If, let's assume everything na naglalaglagan dito totoo. Hindi dapat nila yan sinasabi in public na kayo ay nagte-text o tumatawag sa mga vloggers natin, madam. Eh, there's something wrong. 'Di ba? There is something wrong. Oh. Ituloy pa natin, ha. Ah, ito. Tuloy lang natin para makita nyo kung paano nagkaroon ng laglagang malupitan. Bakit ko daw siya binabash? Nakikita daw ng media ko. Oh, dinagsapong siya. Oh. Kita nyo, hindi ako nagsabi, ha. Hindi ako nagsabi, si Pebbles ang nagsabi. Dinagsumbong siya. Kasi nga, sabi mo daw, Madam First Lady Lisa Marcos, nakikita na Mediacom. Yung post ni Pebbles. Madam, nilaglag kayo. Madam, wake up call ito habang maaga pa. Habang maaga pa, this is a wake up call. Ito, sinasabi ko nga sa inyo, if I am not concerned sa ating bansa, sa ating pangulo at sa inyong pamilya, hindi ko na lang mo ito pag-uusapan. Bakit? Sigurado ako, unti-unting lalaglag ang administrasyon natin dahil sa susuhol nitong mga to. Madam, it is not a haka-haka. Remember, ito, tandaan nyo ito, ha, madam. Tandaan nyo itong lesson na ito. Bakit pinagutan ng ulo si John D. Baptist? Tandaan nyo itong lesson na ito. Ito, napakalalim. In history, it's always been like that. Bakit? May sumulsulho sa kanya. No. Tandaan nyo, may sumulsulho na asawa para ho pugutan itong si John D. Baptist sa Biblia ho. Oh. Paano ho? Paano ho si Kristo nahuli? Mismong nasa tabi niya. Yung humalik sa kanya. Yung nakaano sa kanya, nasa tabi niya mismo. Ha? Hinudas siya. Kaya nga, ginamit na natin yung word na hudas eh. Bakit to? Kasi yung mismong disipulo ang humuli. Hindi, ulitin ko ha, Madam Lisa, matuto tayo sa kasaysayan. Yung humudas ho sa kanya, sa ating Panginoong Jesus, eh hindi ho yung mga kaaway. Hindi ho yung mga basher. Hindi ho ako. Hindi, I mean, naiintindihan niyo ibig sabihin? Oh, hindi ho kaming mga bumabanat sa administrasyon ng humudas. Ang humudas ho sa Panginoong Jesus, eto lesson ho ito, ay yung nasa tabi niya, disipulo niya. Although it is all part of God's plan, sasabihin ng mga theologian dyan, oo, tama ho yun. Pero in that sample, there's a lesson. Yan ang matinding lesson, Madam Lisa. Madam, walang maglalaglag sa gobyerno, hindi ho tagalabas. Immune na po. Immune na ang taong bayan sa banat mula sa labas. Ang maglalaglag sa administrasyon, walang iba kung hindi yung mga nakapaligid sa inyo. Tandaan nyo yan, madam. Okay? Tandaan nyo po yan. Isaksak nyo sa kokote nyo, ma'am. Maniwala ho kayo sa akin. Ako ho ay concern lamang. Ayokong bumagsak ang ating bansa dahil lang sa mga sumusulsul, dahil lang sa mga nasa tabi. Kailangan maging successful si Ferdinand Marcos Jr., ating Pangulo, sa pamamagitan walang iba kung hindi ang kanyang pamilya. Naniniwala ako ang pinakasikreto ng bansang ito ay ang pamilya ng ating presidente. Yan ang sikreto. If you will be a successful family, you would lead right itong bansa natin. Pero dahil sa mga ngumangaw-ngaw sa paligid ninyo na nilalaglag kayo-kayo dyan, at ang dadaldal, bakit to? Pinagyayabang na close sila sa inyo. Yan ang totoo niyan. Madam, maniwala ho kayo. Kaya nga ho, hindi ho nalaglag ang administrasyon ni Marcos, ay ni Pangulong Duterte. Eh dahil ho, hindi nakapasok yung mga sumusulsul na yan. Kaya until to the end, matibay si Pangulong Duterte. Matibay hanggang tumaas pa ang kanyang ratings. Madam, ngayon, kasisimula pa lang ng administrasyon, nilalaglagan na ho kayo. May matakot na ho kayo, ma'am. Delikado ho yan, delicate siya. Jay's thinking. Oo, yun yung dahilan. Kaya magsalita ka, bakla. Nakairita ka.
So yun lang po, ganun lang po kababaw yung awayan nila, pero malalim na siya. Oh, tingnan mo, tama siya eh. Ganun lang kababaw, pero nalaglag. Sino? Oh. Walang iba, kung hindi si Madam First Lady. Mantakin mo, First Lady ng Pilipinas, tumatawag sa mga vlogger para pagsabihan. Oh, sino nalaglag? First Lady, inuutusan ng vloggers atakihin ang mga appointee? Yun ang nalaglag dito, Madam! And again, this is not something na mababaw. Seryoso ito, Madam! Our country's been affected by these vloggers na nakapaligid sa inyo, ma'am. Mantakin mo appointment, nilalaglag na kayo daw. Di umano, according to Pebbles, ha? Oh, sino pa ba ang nag-utos? Oh, yan ang sinabi ni Pebbles. So, Madam, kayo ang nag-utos? Yan ang pinalalabas nila. Ako, hindi ako naniniwala. Sabi ko nga sa inyo, hindi pag-uutos ang tawag dyan. Kung mag-advise man si First Lady kay PBBM, karapatan niya yun dahil asawa siya. Hindi upang kukontrol yun, karapatan yun. Ngayon, Madam Lisa, etong mga nakapaligid sa inyo, nilalaglag ho kayo.